Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa panibago nating aralin? Magaling! Mga bata, mahalaga na maunawaan natin at maintindihan kung sino ang bida sa kwentong napakinggan at nagsasalita sa bawat eksena. Ngayon ay may babasahin ako sa inyong kwento. Nais ko na ito ay unawain ninyong mabuti. Ang kwento ay may pamagat na si Dado ang Batang Takot. Siya si Dado, ang Batang Takot mag-isa. Nagsimula ito nang umalis ang mama niya at hindi na bumalik. Dado, Dado! Maglaro tayo! Ang sabi ni Dido, ayaw ko, matutulog ako. At isa pa, si Pido ay aawain na naman niya ako. Wika ni Dado. Sa malambot na kama, siya ay nagpahinga. Dado, aalis ako ha. Kung nagugutom ka, nasa mesa ang pagkain mo. Ang pili ni Lola Dida. Isang malakas na sigaw ang narinig ng batang si Dado. Sunog! Sunog! Ang sigaw ni Aling Ada. Natakot siya at bumaba. Nakita ni Dado ang malaking apoy sa bahay ni Mang Dodi. Nagsimula na naman ang matakot ng bata. Lola! Lola! Asan ka na ba? Ang sambit na natatakot na si Dado. Sa kanyang malakas na pag-iyak at takot ay nawala nang dumating ang kanyang Lola Dida. Huwag ka nang umiyak, narito si Lola mo. Sabay hagot sa buhok ni Dado. Kumalma at napalitan ng saya at higpit na yakap ng kanyang Lola Dida. Subukan nating sagutin ang mga tanong. Sino ang batang madalas matakot? Tama! Si Dado. Sino ang sumisigaw ng sunog, sunog sa kwentong napakinggan mo? Magaling, si Aling Ada. Sino ang nagyaya kay Dado para maglaro? Tama, si Dido. Magaling mga bata. Husay mga bata. Kayo ay talagang nakinig sa ating kwento. Ukuyin mo naman kung sino ang nagsasalita sa kwento. Dilugan ang letra ng tamang sagot. Ganito rin ba ang sagot mo? Magaling! Subukan mo pa ang susunod na tanong. Ganito rin ba ang sagot mo? Mahusay! Magaling mga bata! Tandaan natin mga bata, ang bawat kwento ay binubuo ng mga tauhan o bida ng kanya-kanyang dialogo upang maging maganda at makatotohanan ng kwento. Maraming salamat mga bata! Hanggang sa muli nating aralin! Paalam!